Sir, pakita natin yung pinaka pangmalakasan namin na i-try. Pinakamaganda to. Overload yung mga previous niya. Crown light na, Bluetooth speaker, poset na mini fan. Ito lang yung e-trike natin na may reverse cam na. Sa mga naghahanap ng budget meal na e-trike, na pang pamilya, pang negosyo, pang service, eto na yon. Kung nag-aalangan kayo sa parking nyo, saktong-sakto sa inyo to. Parang ito yata talaga yung tinaguri ang minibus. Pinakamalapad sa lahat ng four wheels. Pinakamura sa ganitong klase. Pinakamura talaga. Tingnan nyo yung kanyang manibelo. Naka-steering wheel na. Power steering, ma'am. Power steering, ayun. Yes. Yung pinaka-upuan niya, parang sofa. So, yeah. Dito makikita naman natin yung ating mga budget meal na two wheels. Ito, may nakapag-sample na nito na customer namin na kung gusto nyong lagyan ng sidecar. Aba? Ayan, pwedeng-pwede. Kasi yung mga quality ng bakal nito, makakapal. Ito yung mga literal na ano, eh. Oo, ayan. Bisikletang dibaterya. Two-in-one siya, eh. Pwede mo siyang gawing bike, pwede mo siyang gawing e-bike. Sa mga naghahanap ng pangmalakasan talaga, pangmalayuan, top speed nito ay 140 to 150 ang tinatakbo niya. E-trike, pero pangmalakasan na rin, pero budget meal lang din to. Sa mga naghahanap ng pinakamurang four wheels, eto na yon. Tignan nyo, Sus Mario. Sef, ganito pala karami dito sa loob, ma'am, no? Yan. Ang dami, guys. So, dami talaga. Talagang literal na bodega. Kaya naman pala, ganun mo nalang kababa ibigay sa amin ng mga presyo ng mga unit na naipakita natin dahil supplier pala talaga kayo, eh, no? Yo, what's up, guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Tireless vlogger nga pala. Sa video na to, kung makikita nyo sa likod ko, saang damakmak, saang katerbang mga e-bike na naman ang available dito sa Scott's Bike House Bodega. Kita nyo to? Ayan, no? Mga nakakahon, mga nakakamada, at marami ding mga nakaplastic dyan. Lahat po nang yan ay new arrival at talaga namang fresh na fresh, bagong-bago at sobrang baba ng presyo. Kaya naman kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available, kung ano-ano yung mga specs, at yung binabanggit kong sobrang babang presyo, eh tutukan nyo lang syempre itong video natin at panoorin nyo hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, eh makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula, guys, baka pwede nyo munang i-like itong video natin. Huwag nyo rin kalilimutang i-share, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section, dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin, eh napakalaking bagay at napakalaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel, maging dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, guys, anong hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, like and follow nyo na rin yung ating Facebook page para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga bagong video na ilalabas katulad nito. So tara na, guys, simulan na natin to dahil ako'y excited nang ipakita sa inyo kung ano-ano yung nilalaman nitong bodega ng Scott's. Kaya naman dyan lang kayo, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Let's go! Okay, guys, ito at kasama na natin ang napakagandang owner ng Scott's Bike House Bodega. Pinapakilala ko nga pala sa inyo, si Ma'am Ann! Hello po, good afternoon po sa lahat ng subscriber ni Sir Tireless. Ayan, ini-invite ko nga po pala kayo pumasyal dito sa aming shop, located at 65 Lupisaina Street, Tanyo, Marikina City. Tuwing kailan, tuwing anong oras po ba tayo open dito, ma'am? Ayan, open tayo daily ng 9 AM to 8 PM. Okay, napansin nyo si Ma'am Ann, guys. Tingnan nyo, napakaganda na naman, no? Lagi niya talagang napaghahandaan yung mga vlog natin. Kaya makikita nyo siya. Sobrang presentable at donyang-donya ang datingan, ano? Ma'am, pakibanggit mo na rin sa kanila yung contact number na pwede nilang tawagan. Para just in case na meron silang magustuhan sa mga may papakita natin, madali silang makatawag sa inyo. Ayan, sa mga ano, pwede kayo mag-inquire sa page namin. Search nyo lang, Scott's Bike House Bodega. Ayan, FB page po namin. At pwede nyo rin po akong kontakin, 0917-103-9853. Yun. Ma'am, ano-ano po ba yung mga bago natin ngayon? Meron pa rin ba tayong mga naka-sale, naka-promo, ganyan? Ayan, meron pa rin tayong mga naka-sale, lalo na sa mga two wheels e-bike natin. Ayan, mamaya makikita nyo. At sa mga e-trike, four wheels, at yung mga 4 to 5 seaters, ayan, meron na din tayo nyan. Ipapakita namin sa inyo mamaya. Ayan na. So, kaabang-abang na naman, guys, itong video natin ngayong araw. Dahil narinig nyo naman yung mga binanggit sa atin ni Ma'am Ann. Napakarami na namang mga naka-sale at naka-promo dito sa Scott's. Kaya dyan lang kayo. Tutukan nyo lang itong video natin. Samahan nyo kami ni Ma'am Ann. Let's go! Okay, Ma'am Ann, simulan na lang muna natin dito sa napakagandang three wheels na to. Pulang-pula. Ano po bang tawag nyo dyan sa three wheels na yan? Sir, pakita natin yung pinaka pangmalakasan namin na e-trike. Grabe. Ayan, pinaka maganda to. Kumbaga, ano, sa ibang e-trike,
overload yung mga previous niya. Overload? Narinig nyo naman, ha? Niya. Panimula pa lang, overload na kagad yung, yung makikita natin dito. Ito si DF28. Oh. Si E-Kite DF28, naka 800 watts na, aba? Naka 60 volts, 20 amperes na siya. Grabe. Ayan, mga previous niya, yan may crown light na. Uy, may crown light na pala siya, guys. Oh. Tapos Bluetooth speaker, meron rin siyang Bluetooth speaker. Okay. Ayan. Tapos ito mini fan. Oo, may mini fan. Tapos meron na rin siyang ito lang yung e-trike natin na may reverse cam na. Ayun, nakita niyo yung monitor, cam. Guys. At ito may ilaw na rin siya sa may interior light, ano ba tawag diyan? Basta ilaw sa loob. Ayun oh, kasi niya yung mini fan niya, tapos automatic wiper na rin at yung compartment niya, ayan, malalaki may mga na yung bulsa, ma'am, no? Oh, malalaki na yung compartment niya sa harapan at yung panel niya malaki na rin. Tsaka yung panel niya, napansin ko, ma'am, talagang naka-intact na dun sa dashboard niya, no? Oh, yun, yung parang pang-kotse na yung datingan. Tapos naka-ano na rin pala to, ha, naka disc brake na rin yung front niya. Yun, ang maganda dito, yung braking system natin is disc brake na, guys, oh. Yan. So, sobrang lakas ng preno. Napansin ko, size 10 yung gulong. Size 10 na yung gulong. Tubeless aluminum mags. Tapos maganda na rin yung headlight niya. Yan, kung papansinin nyo naman yung harapang bahagi ng unit na to, saradong-sarado siya, ma'am, no? Oo. Talagang napakaganda at sobrang presentable niyang tignan. Mm-hmm. Ayan, no? Saka malaki na yung windshield niya, malaki na yung windshield niya. Yun ang windshield niya. Saka hindi talaga papasukin ito ng tubig, ha? Kasi yung iba wala siyang tawag dyan yung goma ba? Ito talaga, selyado. Hindi siya papasukin ng, ng tubig. Kaya kahit malakas man yung ulan, hindi talaga sisingit dyan yung tubig. Tapos ayan, yung trapal niya, na siya? Yung transparent sa ibabaw, tapos dito sa ilalim. May shade yung ilalim, ma'am. So may privacy sila, no? Oo. So itong unit na to, ilang tao na po ba nakakasakay dyan? Pwede na rito, three to four seaters. Kung bata lang sa likod, ayan, pwedeng kasya-kasya dito tatlong bata. Tatlong tapos yung driver seat, ayan. So, sa isang full charge nito, ma'am, gano'n na po kalayo nakakarating yan? 20 to 40 kilometers na rin. Oo. Malayo na rin. Opo, depende sa nakasakay, depende sa bigat, at depende rin sa charge ng unit. Ayun, speaking of bigat, gano'n po ba kabigat ang maximum load weight capacity niya? 250 to 300 load capacity siya. Ganun kabigat na po ang pwedeng sumakay sa ganitong unit. Tsaka sa pagkakatanda ko sa unit na to, naitutumba yung kanyang passenger cargo seat. Yes. Yung back seat niya, convertible to cargo na. Nagiging cargo siya, guys. Ayan, isasako sa atin ni ma'am. Para makita nyo. Tsaka may basket pa rin pala siya sa likod, ma'am. Tingnan natin yung kanyang cargo, ha. So itutumba lang natin to. Yun, makikita nyo na. Sobrang laki ng kanyang compartment, guys. Tsaka maganda dito sa compartment niya or cargo niya. Kung ano yung kulay ng unit natin sa labas, ganun din yung kulay niya sa loob, ma'am, no? Hindi tinipid sa pintura. Sa quality talaga pag si-kite. Tama ka dyan, ma'am. Yung tapalodo niya nga, ma'am, stainless na rin. Kaya talagang hindi nakakalawangin, mabasa man yan, or malubog man sa ba. So yung ganito, ma'am. Magkano po ang presyuhan natin dyan? Ang price na lang natin ito, dati siyang 60 to 65,000. Mm-hmm. Ngayon, mark down natin siya ng 56,000. Uy, 56,000 pesos na lang, guys. Meron ka ng ganito kagandang 3 wheels. Baka mamaya, pagka na-champohan nyo pa si Ma'am Ann na ganyan ang outfit niyo, may bawas pa yan, no? May depende na lang sa mood ni Ma'am Ann. So, tapos 56. Bukas nga pala, restock tayo nito. Parating yung mga iba-ibang color natin. Ayan, so hindi lang red ang available pagpunta nyo rito sa SCAT. So, kaabang-abang yan, guys, ha. Kung sakaling gusto nyo itong ganitong unit, tamang-tama, meron tayong bagong kulay na parating sa ganitong style. Okay? Next unit tayo, ma'am. Yan. Ito, maganda rin ito, Ayan, sa mga naghahanap ng budget meal na e-trike, na pang pamilya, pang negosyo, pang service, ito na yon si Abia e-trike. Wow! Narinig nyo naman yung mga katangi yung binanggit sa atin ni ma'am. Pang pamilya, pang service, pang negosyo. Kumbaga, all-in-one na talaga itong unit na ito, ma'am. Kasi no? Sir, alam mo ba, itong si Abia e-trike ay naka 1,000 watts na. Wow! Ito lang yung e-trike natin na naka 1,000 watts na yung power motor. So, ito pala yung unit na murang pang pamilya na malakas humatak. Yun. Dahil 1,000 watts na pala ang motor power nito. So meaning, gano'n na po kalayo nakakarating to, ma'am? Ito naman, ang battery niya is 4820. And then yung distance na pwede niyang marating? Yung distance niya is
20 to 40 din. Mm-hmm. Ayun, depende din sa bigat, sa nakasakay, yung lagi namin sinasabi, at depende sa church ng unit. Yan. Ilang tao po ba ang nakakasakay dyan, ma'am? Dito, 3 to 4 seaters din. 3 to 4 seaters. Gano'n naman po katagal ang charging time natin dito, ma'am? Ang charging time natin pagka 48 volts, 20 amperes is 8 to 10 hours. 8 to 10 hours, pero guys. Pero kung lumagpas man, hanggang 12 hours pwede naman. Maximum pwede. Ng 12 hours. Tsaka napansin ko, napakaganda ng kulay ng mugs niya, ma'am. Apo. Ayan. Yan. Colored alloy mugs na siya. Yes. Tapos, naka 10 inches na rin yung gulong. At ang kagandahan nito, yung signal light niya, nandito na sa may mudguard. Nasa tapalodo, tapalodo na, no? Na siya. Siyempre, hindi mawawala yan yung kanyang handbrake and foot brake. At ang maganda pa rito, may basket sa likod, may basket din siya sa unahan. Tapos yung upuan niya is convertible to cargo yun, din. Yun, kung paano natin sinample yung unit kanina, eto, isasample ulit sa atin. Ayan. Ni kasi ngayon, pwedeng pang negosyo to. Kasi may kumuha sa amin ito, magtataho. Ilalagay niya yung taho dito. Oh, magtataho. Yan, sa ganyan. Aba, tignan nyo, malaki-laki rin pala talaga yung kanyang cargo passenger. Ayan, pwedeng pang pamalengke. Yun nga, mag-grocery kayo. Ayan, pwede nyo siyang lagyan ng mga grocery nyo. Napakalaki ng storage niya at napakarami nyo pwedeng mailagay or mailaman sa ganitong klaseng unit. So yung ganito, ma'am, magkano nyo naman po binibigay yan? Ito po is dating 40 to 45,000. Ngayon, 38,000 na lang. Opo. Opo. So pinapatunayan natin dito, guys. Ito nga talaga yung unit na pwede mong gamitin sa lahat ng bagay na murang-mura lang. Saka ano siya, apang pamilya nga, dahil 2 rows na siya. Yes, tamang-tama yung binabanggit mo na yan. So, maraming naghahanap ng mga ganitong unit ngayon. Yung mura na pampamilya, ito po yung unit na para sa inyo. Naghihintay na. Marami pa rin tayong colors na pagpipilian nito, ha. Meron tayong white, may black, may gray, at yung orange. Pakikita namin mamaya sa inyo sa loob. Oo, tsaka syempre, umulan umaraw man, guys, hindi kayo mababasa dito at hindi kayo maiinitan dahil ito ay meron ng kasamang trapal, may automatic wiper na rin, at napakalaki ng ating side mirror. Side mirror niya. So, at yung side mirror niya, may reflector na Yes, may added visibility, lalo na sa gabi. Speaking of visibility, sobrang kitang-kita na kayo sa gabi dyan dahil yung mga ilaw na nakakabit dyan is LED na at LED malalakas na talaga yan. Kaya all goods na yung ganyang unit or yung setup ng unit na to. So, hindi lang yan yung available natin, ha. Kung limited naman ang inyong parking space, sabihin na natin medyo komplikado at kailangan nyo ng mas maliit na unit kesa rito. Ito po ang unit na dapat sa inyo. Ma'am, ano pong unit yan? Ito si Avia Transformer naman. Ayan nga, kung nag-aalangan kayo sa parking nyo, ito si Avia Transformer. Ayan, saktong-sakto sa inyo to. Yun. Ayan. Kung papansin niyo itong unit na to, guys, medyo maliit lang. Ano? Pero kung titignan mo or kung bubusisiin mo itong mismong unit na to, nagiging pang-pamilya rin siya dahil 3 tao rin po ang pwedeng sumakay. Kung sabihin na nga natin yung mag-asawa at kung isa lang naman ang anak nyo, pwedeng-pwede. Tingnan nyo, meron siyang extra seat para sa mga bata. Dito yung driver's seat and dito yung angkas pa rin yung isa. Yung angkas, di ba? Napakaganda, oh. Transform natin, kaya siya tinawag na transformer dahil nagta-transform siya ng 2 to 3 seaters. Yan. Sige, pakita natin, mama. Ititwist nyo lang yung upuan and then bababa nyo yun, yung sa child seat. At may tatapakan lang kayong mechanism dito. Aabante forward na ngayon. Lang, ayan. Lalabas na yun dyan. Yung basket. Yung malaking basket na nandito at sa likod. At may mating na rin siya. Yun. Di ba? Hindi nalulusot yung mga ipapamili nyo or ilalagay nyo dyan. Hindi lang yan yung basket nyan, guys, dahil meron din siyang basket sa harapan. O, di ba? Kung titignan nyo, maliit lang yung unit pero wag nyong ismulin yan. Maraming pwedeng maisakay dyan. Meron din kayong mga mailalaman dyan dahil nakita nyo naman, sobrang laki ng basket sa likod. May basket din siya sa unahan. So, napakagandang klase rin ito, ma'am, no? Ito rin po pala is 600 watts na, 48 volts, 20 amperes. Halos same siya nung pinakita natin sa una kanina si Avia Cruiser na 48 volts, 20 amperes din. Kaya malayo na rin yung mararating nito. Yes, 22? 48 to 20, tapos ang tinatakbo distance niya is 20 to 30. Yun, 20 to 30 kilometers. Ang sukat ng gulong natin dito is? Si Avia is 8 inches. Yun, 3.0x8 aluminum mugs. Siyempre, tubeless tire. Ayun. Hindi nakakalawangin yan. Tapos naka-digital panel na rin siya. You know, high tech. Opo, may kita sa panel yung speed indicator, battery indicator, and yung odometer. Yun, lahat ng mga dapat nyo makita, makikita nyo dyan sa
mismong panel gauge niya. At ito, ma'am, oh, meron pang extra dalawang bulsa rito na pwedeng paglagyan ng candy, no? Oo, ang babata. Pwedeng paglagyan ng candy. Ito, maganda rito. Itsurang single siya, pero may trapal, may bubong, may wiper. Kompleto rin talaga. At may side mirror din to, ha? Hindi lang nakakabit pa. So, itong unit na to, naka-design pang pamilya at the same time, all-weather na rin siya naka-design. Di ba? Napakasulit nitong unit na to. Ito yung pinakamura natin na Transformer e-trike. Si Abia. Yan, ano? Sige. 26,000 lang. Yun, no? Babanggitin pa lang natin kung magkano ang presyo. Binanggit na agad sa atin ni Ma'am Ann. 26,500. Tama ba? 26,000 lang. Kukupit pa ako ng 500. Sorry, guys. 26,000 na natin kaagad. Yun, sarado na kaagad. Wala nang patumpik-tumpik pa, no? 26,000 pesos sarado. Itong three wheels na to. So, hindi lang yan yung mga pwede nyo pagpilihan sa ganitong sukat na unit dahil dun sa likod ni Ma'am Ann, meron pa tayong ganyang style na unit. Palagay ko. Sige, ma'am. Sa mga naghahanap ng mga Transformer e-trike, kaya yung mga ganyang style, marami silang choices, saka sa colors. Ayan, meron din tayong, ito si Super 001C. Ayan. Ito naman, kaibahan niya kay Abia, naka 10 inches na yung gulong niya. Yes. Ayan. Ang maganda rito, parang, di ba, ewan ko lang kung hindi ako nagkakamali, or kung ewan ko lang kung magkakamali ako dito. Ito ba mas mura to dito, ma'am? Same price sila. Pero ang maganda dito sa unit na to, malaki na yung sukat ng kanyang gulong, ma'am. Mas malaki na siya kaysa kay Abia. Yun, naka-size 10 na tayo diyan, tubeless na rin 'yan at ang ganda ng ng mags cover niya, ma'am, no? Talagang sobrang elegante at napakagandang tignan. Ganun din ang setup nito, ha? May basket sila, sa unahan and then sa likod. Same na same lang din. Tatlong tao rin po ang pwedeng sumakay. May child seat din tayo dyan. Ayan, may basket din tayo sa likod, guys. Ayan, no? Diba? Tinatapakan lang din yung nasa gilid, ma'am, no? Ito nga. Yun, kita nyo yan. Basta tapos, kita natin yung battery na, removable battery. Yun, removable battery na tayo dyan. So, meaning, kung nasa second floor yung outlet nyo, sabihin na natin naka-condo kayo or naka-hotel kayo, hindi na para iakyat nyo pa yung mismong unit dun sa second floor. Kukunin nyo na lang yung battery and then yun na lang din po ang isasaksak nyo or dadalin nyo sa second floor. Di ba napaka-convenient kapag ka ganyan yung naka-install na battery sa inyo, removable battery. So, dito, ma'am, 26,000 lang 26, din tayo. 26,000 lang din to. Tsaka napansin kong ganda ng color combination niya. Opo, ayan, bagong color. Si Cyan Yellow. Cyan and Yellow, guys. Opo. Ganda, kitang-kita yan sa gabi. Tapos remote, keyless na rin siya. May remote na rin siya. Tsaka anti-theft alarm. Anti-theft alarm. So, hindi mananakaw yung ating unit dahil meron siyang anti-theft alarm. So, hindi lang yan yung mga available. Meron pa tayong pangmalakasan sa likod, ma'am. Kahit mo naman sa amin yung pangmalakasang unit mo dyan. Ayan. Sa mga naghahanap naman ng 4 to 6 seaters, ayan, ito, saktong-sakto sa inyo, si Super 203 Golf Car. Napakaganda, ma'am. Ayan, opo. Golf cart na pala golf ang tawag cart dito sa unit na to. Ito, ma'am. Ang nabanggit mo, ilang tao nakakasakay? Kaya ng 4 to 6 seaters. 4 to 6 seater. Mm-hmm. Guys, itong unit na to. Kasi kung papansin ninyo dito, yung lapad. Tatlo. Tatlo rin dito. Pwede, di ba? 6 ang pwedeng sumakay sa kanya. Ayan, 4 to 6 seaters. Mo, tapos diba? Ito ay naka 1,500 watts na. Aba, okay. Naka 60 volt, 45 amperes na ganda siya. Ganda ng kabuuang unit na to, mama. Tsaka napansin ko, yung pormahan niya at yung itsura ng unit niya, napakalapad, ma'am. Yung malapad talaga. Parang ito yata talaga yung tinaguri ang minibus. Oo, no? Kumbaga parang shuttle. Kung may shuttle sa mga service, yan, shuttle. Pwede, no? Tsaka maganda nito, ngayon, may bumper na siya. May bumper na. Dati walang bumper to eh. Pero yung nandito sa inyo, ma'am, mukhang upgraded version na to. Tapos may bumper. Tapos meron na rin yan. May ilaw na talaga yung signal light niya. Dati wala yan, ma'am. Opo. Yung side mirror niya, may kasama ng signal light. Uh-oh. Tsaka ito maganda, yung gulong. Tignan nyo. Napakalaki at napakataas na. Dahil ito po ay 3.75 by 10. 10. Sobrang taas ng ground clearance niyan. Kaya talaga namang hindi na kayo sasayad sa mga humps or para hindi na rin abutin ng baha yung inyong mga motor. Diba? Tingnan nyo naman yung loob niya. Ito yung loob niyan, guys. Tingnan nyo yung kanyang manibelo. Naka-steering wheel na. Power steering, ma'am. Power steering, ayun. Yes. Tingnan nyo naman. Tapos, may remote na rin siya. Ang anti-theft alarm. At nandito yung handbrake. Handbrake niya, kakaiba na rin, oh. Handbrake niya. Tsaka may audio system. May audio system at yung panel niya. Tsaka, guys, tingnan nyo kung papansin ninyo yung speaker niya,
kaliwat kanan po yan na sobrang laki. Napakagandang tignan at napakaganda syempre. Tumunog niyan. Ito oh, yung kanyang panel gauge, ma'am. Naka-digital na. Sobrang high-tech na talaga. At yung busina, pakinggan nyo, ha. Wow! Diba? At ang matindi rito, ma'am, meron siyang rack. Dito, ayan, sa unahan. Dito sa harap. Ayan. Tapos, at hindi lang yan? Meron pa rin dito. Ah, ito, napakalaki na ang compartment niya. Ayan, open natin to. Nagiging cargo siya, ma'am? Hindi naman. Or compartment lang nito. Compartment lang. Ayan. Sige, tignan natin, ha? Ito, yung buong upuan na to, compartment yan. Ooh, wow! O, diba? Grabe! Ano kaya marami kayong mga ilalagay dyan. Ano pangalan nito, ma'am? Si? Super 203. Ito. Ah, si Rojem. Sorry. Rojem, malika. Ayan. Parang kasya ka dito, Rojem, no? Pwede ka humiga. Sa sobrang laki ng compartment niya, si Rojem, pwedeng humiga dyan at itago natin si Rojem dyan. Pwede, no? Ganyan paluwag yan, yung compartment niya. Tsaka maganda dyan, ma'am, yung pinakaupuan niya, parang sofa. Oo. Ayan, no? Leather na yung cover Leather. Niya. Ayan. Para kang naka-couch nito, ma'am. At kagandahan nito, kung bata ang sasakay sa likod, ayan, may mga seatbelt na siya. Ayun. May mga safety seatbelt tayo rito, guys. Ayan. Ayan, no? Sa harap. Yan natin. Ang ganda. Seatbelt yan, ha? So safe na safe talaga lahat ng mga sasakay dito sa unit na to. Tsaka ang maganda pa dyan sa seatbelt na nakakabit sa kanya, ma'am, retractable seatbelt. Ayan, oo. Kusa siyang bumabalik, oh. Ayan, oh. Retractable seatbelt yan, guys. Oh, para ka na rin talagang nakakotche sa ganitong unit, ma'am, no? Oo. Tapos ito pa, compartment pa rin sa likod. Yun. Open compartment. Ano tawag dyan, ma'am? Open compartment. Open compartment. Ang lalim, ma'am, no? Opo. Kaya kung sakaling meron silang mga kargamento, or sabihin na lang nating maleta. Oo, yun. Halimbawa na lang natin yung maleta. E di talagang kasyang-kasya yan dyan. Sa sobrang lalim. Saka hindi naman mababasa yung nakalagay dito dahil may trapal siyang kasama. Ayun. So itong trapal na to, guys, lumalatan yan. Pwede natin ibaba. Hanggang ilalim. Opo. Ayan, no? Ayun, no? Kita nyo kung gaano kaganda yung trapal niya. O, diba? Talagang nakatakip or nakakover para hindi mabasa yung mga nandito. Lalagay sa open sa basket. Diba? Ang ganda. Pati yung likod niya pala may bumper na rin, ano? Yan. Para kung magkamali man ng atras or abante, mabanggaman, wag naman sana, hindi agad direktang tatama sa kaha. Opo. No? Saka ito yung ano, pinakamalapad sa lahat ng four wheels. Yun. Napakalapad talaga nito. Pinakamalapad sa lahat ng four wheels. At pinakamura sa ganitong klase. Oo, pinakamura talaga. Yun, no? Dito tayo sa unahan, ma'am. Balik tayo rito. Para mas makita nila yung kagandahan ng unit na to. Ayan, no? Yun nga yung tinatawag nga natin kanina pa na minibus, no? Ma'am, dito, tabihan mo nga yung unit na yan bago natin sabihin yung presyo. Dito ka, ma'am, sa unahan. Ayan. Paraanin na lang muna natin yung ano, yung nagwawangwang. Ayan. May nagwawangwang, guys. Ayan. So, sa ganitong unit, ma'am, magkano naman po ang presyuhan natin dyan? Ito ay 100,000 lang, pero once na napanood nyo kay Sir Tireless, ayan, may less 2,000. Yun, o? Oh? Bali, 98,000 na lang. Grabe! Siya. 98,000! So, 2,000 pesos agad-agad ang binigay mong discount. Tapos, kung wala naman kayong pang cash, meron po tayong installment. Credit card or home credit, pwedeng-pwede nyo pong i-avail to sa installment. Yun, narinig nyo naman yun, ha? Kung wala kayong pang-cash or kung nabibigatan kayo sa 98,000 na discounted na, meron pa tayong installment via home credit. Di ba nakita nyo at napakaganda ng deal dito sa Scotts? Ma'am, pakitaan mo nga sila ng isang posing dyan, pang malupita. Sige nga, bagay kasi sa damit mo, isang post naman dyan. Sige nga, okay. So tingnan nyo naman yung loob nito, guys. Meron pa akong ipapakita dito sa inyo na napakagandang features nito. Alam nyo ba na yung accelerator nito is nasa paan na rin talaga, yeah, or pedal type accelerator na rin po. Katabi niyan yung ating foot brake. O di ba't nakakahawig na rin talaga ng accelerator ng mga kotse or ng mga sasakyan. Tsaka yung materials ng plastic nito, guys, ang ganda. Opo, makapal talaga. Quality talaga. Tsaka may texture siya, ma'am. Hindi gasgasin. So ulitin lang natin yung presyo nito, guys. Ha? From 100,000, binigyan tayo ni Ma'am Ann ng 2,000 pesos discount. Naging 98,000 pesos. Yo, shoutout kay Sir. Sir, kuway-kuway tayo dyan. Yun, yung mga kapitbahay natin dito. So, hindi lang yan yung mga available unit natin dahil meron pa tayo sa loob, ma'am. Okay, pakita naman natin yung mga nasa loob. Ito na, pasok tayo rito sa mismong bodega or showroom ng Scotts Bike House Bodega. So, dito, makikita naman natin yung ating mga budget meal na two wheels. Guys, simulan na natin dito, ma'am. Sa napaka-cute. Ito yung bago nating dating na si Super Uno Light.
Oo, bagong dating, new arrival pala. New arrival. Ano specs niyan, ma'am? 350 watts, 48 volts, 12 amperes. Aba. Yan. Ang kagandahan nito is para siyang ano, a mini scooter. Yeah, mini scooter type na, ma'am, no? Scooter type na pero, siya. Manipis. Makitid. Mini scooter nga kung tawagin. Opo. So ito, ma'am, gano'ng kalayo na po ang distance na pwede niyang marating? Yung mga ganito is ano, 15 to 30 kilometers. 15 to 30? Opo, 15 to 30 din. Ayan. Perfect na pala to pang service, ma'am. Opo, ayan, pang service ng mga estudyante, ayan, pwedeng-pwede. Ganda nito, guys. Tingnan niyo naman yung forma, oh. Ayan. Mm. Tapos ang signal light niya nandito na sa kaha niya. Ayun, sa kaha mismo. So, ang maganda diyan, hindi na baliin or hindi na mababali. Ayan. Kasi dati nakalabas na ganun eh, no? Pag nasage, bali. Ito nasa loob na talaga, parang motor na talaga, ma'am. Opo. Tapos yung tail light niya pakita natin. Ayan, sige, yung tail light niya. Ayun, oh. May taillight na siya ngayon. Maganda yung taillight niya. LED na rin siya, ma'am, no? Opo. Sobrang tapos signal visible. Light, pakita natin signal light. Ayun! Yun, signal light. Yan. Kita nyo? Nasa kabila. Nasa kaha yung signal light. Ang ganda, oh. Yan. Perfect na perfect. LED na rin. Sobrang visible talaga. At saka ang matindi rito, ma'am. Opo. Di ba, nabanggit natin na scooter type siya. Mm-hmm. O, malobat man sila, may layo pa sa pupuntahan, makakarating pa rin, ma'am. Opo. Dahil tayo ay may pedal na rin kasama. Opo, yan, may pedal na rin siya. At may footrest na rin to, ah. Yun, oh. Maganda yung footrest niya. May footrest pa. At saka ang laki ng ano niya, ng gulay board kung tawagin. At may dalawang bulsa pa rin dito, kaliwat kanan. At may hook, sabitan ng plastic. Sabitan ng ulam. Yan, oo. Tapos yung panel niya, colored panel na yes, din. Yes, high-tech na rin dahil naka-digital panel na rin tayo, guys. So, speedometer, battery indicator, at odometer. Yan, lahat ng function makikita nyo dyan. May basket din tayo sa unahan. Mm-hmm. At ngayon, alamin naman natin ang presyuhan niyan. Magkano po ba presyo niyan, ma'am? Ito ay 12,500 lang. Yun, oh. 12,500. Tapos napakababa. Lahat, pwede pa namin kayo i-less. Once na napanood nyo kay Sir Tireless, less 500, 12,000 na lang. Yun, no? Sarado 12,000. Additional freebies, yung side mirror at helmet niya. Yan. May mga nagtatanong din sa atin, ma'am. Dito ba sa Scotts, nagdi-deliver din po ba tayo? Nagsi-COD rin kami. Yun, no? COD, ayan. Oh. Hindi naman porket COD ay cash lang. Pwede rin namin dalhin sa inyo yung terminal ng credit card. Ayun. Ayan. So, kahit COD, pwede rin tayong installment. Yun, pwede rin tayong installment via credit card. Yun, may mga nagko-comment din, ma'am, kung nagdi-deliver din tayo sa mga probinsya. Ayan. Sa mga probinsya, pwedeng-pwede rin. Basta hanggat kaya ng motor or nasa sakyan, ayan, same day delivery tayo. Pero once na sa mga malalayo na talaga, may tracking services naman tayo. Yes. 3 to 7 days bago dumating sa inyo yung unit. At least nasagot yung mga nagko-comment at mga nagtatanong nating subscribers. Kung dito ba ay merong installment, nagdi-deliver, so may COD, yan yung mga common question natin, nasagot na po. Saka kung free delivery daw tayo, ngayon sa sobrang bagsak presyo na kasi tayo, hindi na po kaya shoulderin namin yung delivery charge. Yun. Kaya meron talaga tayong delivery charge. Ni-deliver. Pero kung dito lang naman, around around Marikina, pwedeng-pwede naman. Pwede, libre ang delivery natin. So next tayo, ma'am, eto gaganda na po. Sa mga naghahanap naman ng mga removable battery. Ayan, si titanium e-bike, Removable battery. Gaya ng binanggit natin kanina, kung nasa second floor nga yung mga outlet nyo, or nakakondo kayo, condominium, ganyan. Hindi nyo na kailangan isama yung buong unit nyo sa second floor, tanggalin nyo lang, removable battery po yan. Yun na yung i-charge nyo at dadalhin nyo sa second floor para ma-charge nyo yung mga battery ng unit nyo. Ang mga kulay na available, ang gaganda oh. Pink, green, red, tsaka itong red. May mga basket din sa unahan yan, ma'am, ha? Opo. Ito ba mga naka 350 watts na? 350 watts, 48 volts, 12 amperes din. Yan, oo, kita nyo. Opo. Perfect na rin pang service, pamasok sa trabaho, panghatid sundo sa inyong mga junakis, tamang-tama na rin, pamalingke, dahil may mga basket saka, na rin po yan. Saka ito pala sama ko lang, si titanium, quality na rin talaga yung mga bakal niya, yung kaha niya, ayan, quality talaga. Sinabi mo pa, ma'am, kung makikita nyo nga dito sa personal, talagang magugustuhan nyo at mai-inlove kayo sa mga unit na to, sa katulad ng binanggit nga ni Ma'am Ann, makakapal na yung mga materials ng bakal na ginamit quality dyan. Talaga. Kaya talagang quality at matibay, tatagal, pang long term talaga yung mga ganitong unit. So alamin natin kung magkano naman ang presyuhan ng ganyan, ma'am.
Ito kasi is dating 12,000 to 15,000. Ngayon, ayan, naka-markdown natin, makukuha nyo na lang ito sa halagang 11,000. Ganun lang kababa presyo niya? 11,000 na lang. 11,000 na lang pala ito ngayon. Titanium na quality at matibay, guys. O, at removable battery pa. Removable battery pa. At yung ano, asama natin, signal light niya. Yun, no? Tingnan nyo yung signal light niya. Hindi siya yung plastic, talagang bakal yan. Oh, hindi na babali, ma'am, no? Hindi na babali ayan, yan. No? Hmm. Kahit gano'ng kalakas bukukukay niya, no? Oh, tsaka LED pa, ma'am. LED, ayan. Oh. Talagang sobrang visible. Ayan, oh. Digital panel. At naka-digital panel na yan. Ang ganda naman talaga, ma'am. Tapos sobrang kung managahanap na, ano, wala siya speed selector. Oo. Yan. Kung baga open talaga open siya. Open siya. Yun, maganda. Walang limit, no? Oo. Kung gano'n yun siya kabilis patakbuhin or gustong patakbuhin, yan. Pwedeng-pwede. Pwedeng yung gawin, o, oh, diba? So, yan. Pasok tayo ng konti, ma'am. Ano pa ba yung mga unit dyan? Ayan, ah, dito. Ito pa, si... Dilema, ito. Ano naman tawag dito sa mga ganito, ma'am? Ito, may nakapag-sample na nito na customer namin na kung gusto nyong lagyan ng sidecar. Aba? Ayan, pwedeng-pwede. Kasi yung mga quality ng bakal dito, makakapal. Okay. Tapos ito, pwede rin kabitan ng sidecar dito, mga bakal na yan. Mm-hmm. Sobrang, ano, kapal. Sa dami bakal. Ba naman ng bakal na yan na naka-install dyan, no? Yan. Talagang matibay at pwede nyong lagyan quality ng sidecar. Quality talaga sa mga naghahanap ng mga quality talaga na ano. Ayan, marirecommend ako sa inyo is si Titanium at si Kilema. Yun. So, yan. Ito po yung pwede nyong gawing tricycle, ma'am, no? Oo, oh, pwede nilang lagyan ng sidecar. Yan. So, napakaganda nito pag nilagyan nyo ng sidecar, mm-hmm. no? Tsaka pwedeng-pwede dahil matitibay. Nakita nyo naman yung sa dami ng mga bakal na naka-install dyan at makakapal pa yan. Makakapal. Talagang pwedeng-pwede nga talagang lagyan ng sidecar, mm-hmm. yan. So, ang specs natin dyan is? 350 watts, 48 volts, 12 amperes din. Same lang din pala rito. Same lang, opo. O, alamin natin yung kung magkano presyo niyan, ma'am. O, ito naman ang presyo nito is dating 12 to 13,000. Ngayon, markdown natin ng 10,500. Aba, mas mura pa pala siya dito. Opo, ang kinaibahan lang niya, hindi siya naka-digital panel. Battery indicator lang. Yun, battery yun. Indicator lang po yung makikita sa panel. Pero halos di same lang din sila, ma'am. Same lang naman sila. Ang ganda, guys, o. Oh. Yeah. Kita nyo naman yung daytime running light niyan. Tapos saka, removable battery na rin to. Removable battery, tsaka maganda. Opo. Bakal na yung yun, bakal na yung basket niya. Yung mga niya. Basket niya, talagang heavy duty, guys. Heavy duty na yan. Hmm. See? Yung kanina kasi plastic, eh. Plastic. So, may mga option kayo sa mga unit dito or sa mga ganitong design or ganitong model. Pwede nyo lagyan ng sidecar, ha? Opo. Magkano ulit, ma'am? 10? 10,500. Yun, 10,500. So, ito mga bicycle e-bike. Ito yung mga literal na ano, eh. Oh. Oo, yan. Bisikletang dibaterya. Ito, kagandahan naman ito, si... Chanma folding bike, mm-hmm. at folding e-bike. Kasi 2-in-1 siya, pwede mo siyang gawing bike, pwede mo siyang gawing e-bike. Yun. Yan. Oh. At ang kagandaan pa nito is naka-lithium battery na siya. So meaning magaan, ma'am. Oo, magaan. Ito eh, para mayalis yan. Angat lang natin to para matanggal natin yung lithium battery Ayun. Niya. Ayun, removable battery, tas naka-lithium na. Ibig sabihin eh, magaan na yung battery niya. Yan, maganda niyan, guys, oh. Lithium battery, tapos folding pa, ma'am. Opo. Ito naman is naka- 350 watts, 48 volts, 15 amperes naman siya. Tamang-tama ito sa mga nagdi-deliver, ma'am, no? Sa Opo. Mga food panda, mm-hmm. Grab. Kasi pwede nilang ilagay dyan yung kanilang mga box, eh. Opo. Tsaka may cellphone holder na talaga. At na may instant, charger to, ha? Pwede silang mag-charge. Yun, may USB port, ma'am. Opo, ayan. Oh, see? May USB port na at may basket na rin siya sa unahan. Ring basket. Angas, at no? At yung... Ay, wala pa. Wala pa pang battery, ma'am. Ayan. Sige, tingnan natin. Yun. May tunog, ha? Ayun. Ganda rin ang ano niya, ha? Panel niya. Yung panel niya. Battery indicator, speedometer, saka yung odometer niya. Small but terrible, ano? Oo. Lahat ng function makikita mo rin kahit napakaliit lang ng sukat niya. Tsaka maganda rito, guys. Naka-suspension fork na. And meron din siyang suspension dito sa likod. At naka-disc brake na rin, ha? Ayun, no? Yung harap niya. Naka-disc brake na rin siya, guys. Yan. Ayun, no? Tsaka meron pa siyang ilaw. Ilaw, sa? Oh, yun, no? Ma-under mag-isa, oh. Napindot ko, sorry. Sa sobrang high-tech, umabante mag-isa, guys. Di ba? Ayun. Angas. Ayan. So, alamin natin kung magkano presyo niyan, ma'am. Ay, ito rin pala, ha? Pwede nilang dalhin sa LRT at MRT. Yes, diba? Kasi folding Dapo siya. Dapo. Tapos ayan yung handle niya. Sa mga commuter, tamang-tama rin yan. Opo, yan. Maganda siyang gamitin. Kung malobot man sila, mapagod man sila kapapadyak, pwede nilang itiklop at isakay sa mga taxi, bus, ayan. Jeep, LRT,
Tama. Hindi sila mangangamba kahit na malubat sila, magagamit pa rin yung unit. Yes. O, di ba? Magkano nga po ba yung ganyan, ma'am? Ito, is 16 to 18,000 dati. Ngayon, is 15,000 na lang. Yun, oh. 15,000 pesos na lang. Yan. Ganitong klaseng bisikleta na debaterya. Meron tayong ano yan, color red. Yan, may kulay pula rin tayo niyan. Pag gusto niya, ganda ng pagka-red niya. Oh, pulang-pula rin, ma'am, no? Oo, yan. So, yan yung mga option niya sa kulay sa mga ganitong folding e-bike. So, ito, ayan, ma'am, yung ganito. Ayan, sa, ito naman si Abia Beta. Ito rin, isa sa maganda natin na unit or ano, bestseller. Si Abia Beta at si Abia Tricolor. Magkano po yung mga ganyan, ma'am? Ito naman is 10,500. Ito parehas. Ito, 10,500. Ito, 10,500. Ito. Ito rin is 11,000 naman. 11,000. Mga 350 watts din po yan. 350 watts, 48 volts, 12 amperes din. Yun. Tapos may option lang kayo, pagka gusto nyo removable battery, si Abia Beta. Mm-hmm. Kung naka-built-in battery, si Abia Tricolor. Yes. So, hindi lang yan yung mga available natin sa 2 wheels, ma'am. Pakita mo nga sa amin yung mga pangmalakasan yung 2 natin dito. Scooter. Ito. Yan. O, dito muna tayo kay Super 115. Naka 800 watts na, naka 60 volts, 20 amperes. Talagang pangmalayuan na. Aba, o speaking of pangmalayuan, gano'n nga ba kalayo ang range na pwede niyang marating? 40 to 60 kilometers. Gano'ng kalayo? Opo, 40 yun. 40 to 60, ah. Tapos tumatakbo siya ng 40 to 60 din ang takbo niya. Yung mga ganyan ba, ma'am, need pa ba nilang iparehistro yan bago nila magamit? Hindi pa naman. Wala namang kailangan na license or hindi pa nila kailangan magparehistro sa mga LTO, yan. So, hassle-free pa rin pala tayo sa mga ganyan unit. Kaya kahit mga estudyante, talaga makita mo, ginagamit na rin talaga to. Yun, Yung ganyan, ma'am, magkano presyo nyo dyan? Ito, ang presyo lang natin ito is 27,500. Wow, 27,500? Tapos napakalakas na at malayo na ang pwedeng barating. Opo. Ang tapos, naka-front disc brake na rin. Yun, oh. Kaya papakita namin sa inyo mamaya, mga nakabox pa yung mga ibang color na dumating kagabi. So marami pa palang options sa kulay. Opo, marami pa tayong options. So, meron din tayong, ito yung Super 115, meron tayong 116 din, 117. Ang kinaibahan lang niya is yung mga itsura ng kaha or mukha niya. Yes. Yun lang naman. Eh, yung katabi ma'am, sino ito, naman yan? Sa mga naghahanap ng pangmalakasan talaga, pangmalayuan. Yes. At gusto at nababagalan pa sa 60, ito, meron tayong top speed nito. Ay 140 to 150 ang tinatakbo niya. 140 to 150 kilometers per hour? Opo. Ayan, si Super Scots H1V2. Abo, ang ganda naman ito. Sobrang bilis at pangmalakasan. Opo. Yung range na pwede niyang marating, ma'am, gaano kalayo? Ang layo niya is 60 to 80. 60 to 80 kilometers. Kasi ito ay naka 2,500 watts na. Ooh. At naka 72 volts, 20 amperes. Grabe. Yan. So halimaw pala talaga tong two wheels na to, ma'am. Pakita natin yung panel niya. Oh, sige. Yan. Ito po yung panel niya. Dito muna tayo sa ano, ha. Ito yung handlebar niya is naka-alloy na. Mm-hmm. Handlebar niya. Ito may speed selector yan. Napansin ko dito sa mga naka-install na handlebar, itong mga brake lever, parang naka-aftermarket na, no? Mm-hmm. Parang in-upgrade naman. Opo, upgrade na. Nakikita nyo, mga dikulay na po yung mga naka-install dyan. Tsaka yung panel niya, sobrang laki ngayon, ma'am. Sobrang laki na. Ayun, no? Ito yung speed, ha? Yung speed selector. O, sasagad muna ng number 3, ma'am. Sige nga, pakita mo ang number 3. Sagad natin ng number 3. O. Ooh. 144 na yan. Kaya tumatakbo siya ng 140 to 150. Partida, lobat pa yan, ma'am. Oo, nag-charge pa tayo. Kasi once na full charge yan, tatakbo ng 150 talaga yan. Ayun, kita nyo yun. Oh. Tapos makikita ito yung voltmeter, yun, ito yung battery indicator, speedometer, and odometer. Grabe, ma'am. Yan. Nakita natin lobat pa partida, no? Oo, 144 kilometers per hour. Opo. So napakabilis pala ng unit na to. Grabe, mas mabilis pa talaga sa totoong motor. Diba? Mas mabilis pa sa totoong motor. Narinig nyo, ha? So, sige, testingin natin niya. Ikarera natin sa totoong motor yan. Opo. Tignan nyo yung mga pambaba niya, no? Yung ating disc brake rotor dito, pansinin nyo guys, kung gaano kalaki ang bilog ng kanyang mags, ganun din po kalaki ang sukat ng kanyang disc brake rotor. 10 inches na rin. Yes, ang sukat ng gulong natin is 130 by 60 by 10. Guys, ganyan po, kalaki, kaganda. At kalapad. Kalapad ang sukat ng ating gulong. Tapos naka-ano na siya,
hydraulic shock. Yeah, napakaganda nga, ma'am. Akala mo talagang naka-aftermarket na, ma'am, no? Dual piston, kung tawagin. Dual piston. Opo. Ang ganda. Tapos, may mga kulay na rin talaga, ma'am. Mm-hmm. Oh, yung mga tapos signal yung compartment light natin, no? Pakita rin natin yung compartment. Sige, ma'am. Compartment. Check. Oh, open lang natin, guys. Yan. Yun. Malaki rin yung compartment niya. Ay, ito may backrest siya. Yun. Yan, kakabit lang yung backrest. At yun, ma'am, may safety mode din siya. Yung may breaker. Yan, may safety breaker. Guys, kung sakaling ipapark nyo yung unit nyo para hindi madrain yung battery, i-off nyo lang po yung kanyang safety breaker. At the same time, makakatipid kayo sa battery, hindi nga madrain, ma'am. No? Tapos meron na rin siya side mirror, may helmet. Ayan. Oh, di ba ang daming previs, ma'am, ano? Opo. Napaka-solid at napaka-sulit pala ng unit ito. Ito pa matindi dyan, ma'am. Ang pinakamatinding napansin ko dito, mapalayo man sila ng biyahe dahil binanggit mo, no? 60 to 80 kilometers. Hindi sila maliligaw eh. Alam mo kung bakit? Ayun. May compass. May compass. Ano? May compass tayo dyan. East, south, west, tsaka north. Ayan. Pa-north. Opo. Hindi kayo maliligaw sa unit. Tapos na to. Yung battery pala niya, yung iba kasing unit katulad nito, nandito yung battery sa may ilalim ng upuan. Dito naman is nandito sa may flooring. Yung sa may flooring. Opo, yung battery niya. No? Iba rin ang style nitong unit na to eh. Maganda yung style niya. Pero huwag kayo mag-alala, kahit nasa flooring yung battery niya, mataas ang ground clearance niya. Hindi aabutin yan kahit na madaan kayo sa humps or may tubig man sa kalsada. Kasi medyo mataas nga yung ground clearance. Binanggit nga natin yung sukat ng kanyang gulong. Malapad at mataas ang kanyang gulong. So alamin natin kung magkano presyo niyan, ma'am. Ito is 50,000. Oh, 50? Pero once na napanood nyo kay Sir Tireless, ayan, 48,000 na lang. Wow! 48,000 pesos na lang, guys. 48,000. Tapos kung gusto nila na ibang colors, pwede naman, pre-order tayo. Once umorder kayo ngayon, kinabukasan nyo lang din, ay makukuha nyo na. Kasi ang on-hand lang natin is color black. Yan. Uulitin ko lang yung binanggit ni Ma'am Ann kanina. Mas mabilis pa sa totoong motor. Yun. Ma'am, pasok naman tayo ron. Ayun. Pakita mo pa sa amin kung ano-ano yung mga meron dyan. Mga 3 wheels, 4 wheels. Ito. Ay, ito pala yung pinakamura natin na 2 wheels e-bike. Ayun, speaking yung pinakamurang 2 wheels, magkano nga po ba ang pinakamurang 2 wheels na mabibili nila rito Pinaka-budget meal na 2 wheels e-bike natin is 9,500 na lang. 9,500? Si Chanma 2 wheels e-bike. Oo. Alam ko, meron ka pang mas mababa rito, ma'am. Opo, mamaya isasabihin natin sa kanila. Pero ito mga tag na 9,500. Mga good quality na rin yan. Brand new, naka digital panel, ayan, may signal light. Kompleto talaga, no? Gagamitin nyo na lang. Bagsak presyo na po yan, ha? 9,500. 9,500 na yan. Nakita nyo naman, napakaganda ng ano mga to, forma. 20 pieces yung dumating natin ito. Ayan, last 6 pieces na lang. Yun, pwede nyo i-wholesale yan, guys, ha? Pwede nyo ring i-retail. So, depende kung gusto nyo magnegosyo, pwede open din sila, Ma'am Ann, sa bulk order or wholesale, di ba? So, ano pa ba yung mga available dyan? Ito naman, ito pa si Super 114, isa ito, sa mga bestseller din natin. Yan, ito, magkano naman po dito? Dito, 10.5 na lang to. 10.5 lang din. 10.5. 350 watts din siya, Ma'am, no? And 48 volts, 12 amperes. Yes, digital panel na rin, no? Yan, at removable battery na to. Yun, removable battery. Ito, napansin ko, ang pinagkaiba nila dun sa mga nauna, kwadrado yung kanyang shape ng headlight niya, ma'am. Apo. Yung mga nauna kasi puro rounded. Eh, no? Kaya lang naman mas mura to dahil removable siya pero hindi wala siyang remote. Walang remote. Apo, so, susi lang talaga, siya. Ma'am. Apo. Yun, no? Napakababa lang. May color red tayo, may black, may blue, may black, may pink. Apat na color siya pagpipilian. Marami pa rin tayong pwedeng pagpilian sa kulay, guys. Mm-hmm. So, ano pa ba yung mga available unit mo rito, ito, ma'am? Yung ano, ito si 04001B na transformer. Yan yung black, ma'am. Opo, yung black. Ang kinaibahan lang sa mga unang napakita natin, naka-alloy mugs na to. Aba, alloy mugs. Na 10 inches yung gulong. Pero same specs lang din sila, ma'am. Same lang po. O dito, ma'am, magkano? Ito is 27,000. 27,000, ano? Super 001B Transformer E-Trike. Yan. So, nagiging tatlo, isa, dalawa, ang pwedeng sumakay dyan sa unit na yan, no? So, dito sa left side natin, ma'am, ano naman ito, yan? Ito, si Super 008B. Yan, naka-front disc brake na rin siya. Sa mga naghahanap ng ano to, e-trike, pero pang malakasan na rin, pero budget meal lang din to. Obo, narinig nyo guys, ha? Pang malakasang e-trike, budget meal, pero malaki sukat, ma'am. Sobrang laki. Mas malaki siya sa Super 007. O, ilang tao na po ba nakakaupo dyan, ma'am? Ito, malapad na rito, malapad pa dito, hanggang tatlo kaya. Apat. Apat, ayan. Pwede pa rin lima, no? Ayan. Depende sa sukat, ma'am. Tapos ano natin to, yung compartment nito,
Close basket close na siya, ma'am. Close yun, basket na. Close basket na yan. At nagiging cargo pa to. Nagiging cargo din. Cargo. Okay, sasample sa atin ni Ma'am Ann para makita nyo at maunawaan nyo, ha. Ito yung close basket niya. I-open nyo lang. Yan, tapos dito, higitin nyo lang to. Yun, may hilahin lang kayo dyan. Ayun, may lalabas na kagad dito yung kanyang napakalaking cargo. Opo. Na pwede nyo paglagyan ng inyong mga kargamento. Grocery, gasol, bigas, yes. Ayan. Yes, tsaka... May mating, mama. May mating na rin siya. At naka-hydraulic na yung ano niya. Yan. Kaya narinig nyo, hindi ko malampag. Ano? Dahan-dahan siyang nag-open dahil apo. Dito sa kanyang hydraulic. Stainless tapalodo, size 10 ng gulong, aluminum mugs, tubeless. Maganda yung kanyang flooring dahil plastic, hindi kakalawangin, apo. Ma'am. Ito naman is naka 800 watts na at 60 volts, 20 amperes. Opo. Pero ito yung pinaka-budget natin na e-trike na... Yun niya, pang malakasan, pang service, pang pamilya. Ito na yun. Budget e-trike na pang malakasan, guys. Opo. Ito po ang unit na para sa inyo. Gusto ko lang ipapansin sa inyo yung forma ng harapang bahagi ng unit na to. Tignan nyo naman yung headlight niya. Parang pang motorsiklo at parang robot. Yan, ang itsura ng headlight nito. Di ba't napakaganda? Mm-hmm. Automatic wiper, may side mirror. Kompleto rin talaga, opo, ma'am. May, yung trapal niya, meron din cover yan dito sa harapan. So, hindi rin talaga mababasa. No? Umulan umaraw, the best gamitin itong unit na to. Ma'am, ngayon, alamin naman natin, sabihin natin sa kanila kung magkano po ang presyo nito. Ito ay dating 45,000. Mm-hmm. Ngayon, ayun, once na panood nyo kay Sir Tireless, 40,000 na lang. Yun, no? Less 5K, ma'am. Opo, 45,000 pesos dapat yan eh. Pero dahil napanood nyo to, 40K na lang. Yan. Less 5K kayo rito. So, hindi lang yun yung available natin, ma'am. Pakita po pa nga sa kanila yung pwede nilang pagpilian dyan. Pakita natin dito yung pinaka-budget naman natin na 4 wheels. Sa 4 wheels naman tayo. Uy, pinaka-budget na 4 wheels. Ito na po yung pinaka-mura inahanap nyo. Pinaka-mura natin na 4 wheels. Ano nga po ang tawag nyo dyan, ma'am? Si Super 009B. Oh, Super 009B. Budget meal 4 wheels. Sa mga naghahanap ng pinakamurang 4 wheels, ito na yun. Yun. Yan, pakita lang natin. Etong 4 wheels na to, ma'am, pang ilang tao na po ito? Ah, ganun din. 3 to 4 seaters na rin. Oh, okay. Yeah, ilang kilometers na po ang nararating yan sa isang full charge? Ayan, 20 to 30 din. 20 to 30. 800 watts na to, 60 volts, 20 amperes na rin. So, hindi porkit budget meal or mura. Opo. Pang short range lang pero pang long range pa rin siya, ma'am. Opo. Ganda, tingnan niyo yung panel oh. Ito yung ano niya, speed selector, low, mid, high, may hazard na rin. Yes. Yung headlight niya, wiper, automatic wiper. Obo. And then meron siyang basket sa unahan. Basket. Nagiging cargo. Nagiging cargo, ito meron din sa harap na may bulsa sa harap, kaliwat kanan. And yung kanyang floor matting is meron ng mating mismo. Makapal na rin. At brown leather, guys. Apo. May foot brake, may hand brake, kompleto rin, stainless na palodo sa ano, likod. At yung aircon sa loob. Yan, may aircon or mini fan. Yan, lakas, di ba? May trapal, ma'am. Syempre. Tapos yung trapal niya, kahit nakababa, hindi mainitan sa loob, oh. Dahil... Kasi may pakulambu yan. Apo, yan. Hindi nalalamukin, Charo. Hindi nalalamukin. Tama ka dyan sa binanggit mo, ma'am, kasi kulambu talaga yan, as in. Di ba? So, makakapasok pa rin yung hangin kahit nakababa yung trapal nyo. Tapos lock compartment siya sa likod, ah. Oh, close basket na close rin, ma'am. Close basket, ayan. Yun, oh. So, dito sa budget 4 wheels na to, magkano nyo naman po ibinibigay ito yan? Ito is dating 60 to 65,000 talaga to, ha, nung unang labas. Okay. Ngayon, 55,000 na lang. Aba, ganun na pala kababa presyo ngayon yan. Opo, dahil sa sobrang dami na rin na naglabasa ng mga upgrade na 4 wheels, ayan. Aba, mukhang... Pero ano pa rin to, ha, best-seller pa rin natin to dahil nga... Super budget, pero yung specs niya, napakaganda. Yun. Totoo nga yung binabanggit mo. Ito ang pinakamura or pinaka-budget na 4 wheels na makikita nila rito. At quality, mama. Quality talaga rito. Quality talaga. Meron pa tayong color gray nito, ha? Yan. Ito yung red, tapos may color gray pa tayo. May mga option pa sila. So, ano pa ba yung pwede mong ibigay sa kanilang option dito, ma'am? I'm sorry. Sa mga pagpipilian or sa mga 4 wheels natin. Dito naman tayo sa mga 4 wheels natin. Sa mga naghahanap ng mga... Ano, sobrang tataas na watts ng 4 wheels. Yun. Ito naman, si Luda. Luda C1 Plus. Narinig nyo agad, guys, ha? Sobrang tataas na wattage ng mga 4 wheels na to. So, banggitin nga natin, ma'am, kung gaano kataas ang wattage niyan. Kasi ito yung 4 wheels lang natin na naka 1,500 watts na. Wow! Opo. 1,500 watts? Opo, tapos so, 60 volts, 20 amperes na rin siya. So, sa makatawid, ma'am, itong unit na to or itong 4 wheels na to is napakalakas humatak niyan. Opo. Kahit na sa ahon nila gamitin, laban na laban to. Pwede naman. Opo. Pwede. So, gaano kabigat po ang pwedeng sumakay diyan? Dito is 250 to 300. And then,
tatlo hanggang apat na tao rin pwede, apat, no? Apat, naka ano na rin yan, closed compartment sa likod, nagiging cargo. Ayan, meron na itong crown light. Oh. At yung previous din ito, marami na rin ito ha, may crown light. Meron na itong reverse cam. Wow! Ayan, tapos yung signal light niya, maganda na rin. Yun, yung side mirror niya, may signal light na, meron din dito sa baba. Tsaka kung ano yung naka-install na gulong sa kanya, ganun din ang libre niya, ma'am. Apo. Eh no, may libreng gulong po may yan. May spare tire na rin yan. Yes. At adjustable na rin yung armrest yan niya. Yan ang maganda dyan. Hindi na kayo may hirapang pumasok or kung PWD, senior citizen, napakadali. At apo, nakakaluwag din yan, ma'am. Apo. Pwedeng lumuwag yung unit nyo kapag nakaangat yung mga armrest na yan. Hindi kagaya ng mga naka-fix na katulad nito. Siyempre, medyo limited lang ang pwedeng sumakay or makaupo dyan. Hindi kagaya sa mga adjustable armrest, medyo mamamaximize nyo yung inyong mga upuan. Maraming pwedeng makasakay. Ano? May bumper sa unahan, may bumper sa likod. Siyempre, may basket din sa unahan, ma'am. Opo. Kagaya ng binanggit sa atin ni Ma'am Ann, meron din siyang closed basket sa likod. So, ito yung kabuang itsura ng unit or yung itsura niya sa loob. Ha? Ayan, yung binabanggit nating mga adjustable armrest. Yung crown lights. Rapal. Siyempre, foot brake and hand brake. Yung floor matting may natin. May audio system na rin siya. Audio system, di mawawala yan. Kaya kahit na traffic, hindi kayo maiinip sa kalsada, pwede kayong mag-sound trip. Ano? Yung matting niya, maganda na rin. Yes, yun na nga yung eleganting matting na nakakabit sa kanya. Yun, no? So, itong pinakamalakas na four wheels natin, magkano po ang presyohan yan, ma'am? Itong si Ludo C1 Plus natin is 68,000 na lang. Ooh. Once na napanood nyo kay Sir Tarles, less 1,000 tayo dito sa mga Ludo C1 Plus. Talaga? Opo. Grabe naman talaga, kababa ang presyo. Bali, 67,000 na lang siya, ha? Yan. Sulit na sulit, guys. 67,000 pesos mo. Sandamakmak at sobrang loaded talaga niya sa freebies. At marami pa yung kulay na pagpipilian dahil kakarestock lang natin ito. Eh, pero itong yellow, ang ganda, ma'am. Yellow, yan. Maganda si yellow. Oh. Alos medyo limited tong ganitong kulay. Limited color lang talaga to. Kita nyo yan. Si yellow. Tsaka yung mga pink. Yan, may pink. White. May white. Wala yan. Tapos nasa kabilang bodega pa namin yung color red, may black. Marami talagang colors. Maraming options sa kulay, guys. Ha? Lahat po ng colors nito is posted po sa page namin. Visit nyo lang po yung page namin, Scott's Bike House Bodega. Yan, makikita nyo po lahat ng mga colors doon, specs, yan, meron okay po doon. So, bukod dito, ma'am, meron ka pang gustong ibahagi sa amin dyan? Ito, si ano naman, naghahanap ng four wheels na pinakamataas naman ang battery. Oh, pinakamataas ang battery? Kasi si YNG Y10 naman is 1,000 watts yung power motor niya, pero ang battery niya is 72 volts, 20 amperes na. Aba, so ito pala yung unit or ito pala yung four wheels na malakas humatak, pero malayo ang range na pwedeng marating. Opo, mas malayo siya. Oo, tsaka ang good news pa rito sa unit na to, ma'am, ito lang po ang four wheels na bukod tanging naka-size 10, ayun, ang gulong. Ang sukat ng gulong, guys. Diba? At tignan mo naman yung bumper talaga, napakakapal. Sinabi mo pa, ma'am. Yan, diba? Perfect na perfect pang bungguan, pero wag naman. Basket sa unahan. Basket sa perfect, unahan. May tray din, ma'am. May tray. Meron din siyang basket sa likod, nagiging cargo rin. May adjustable armrest at may audio system. Crown light. Ang ating tire. Yes, hindi mawawala yan. Ang ating side mirror, meron ng literal na ilaw yan. Yan, meron na rin. Signal light na rin po yan. Yung pinakita sa atin ni ma'am kanina, yung binanggit niya. Apo. Spare tire. Tapos hydraulic na rin yung ano niya, yung cargo niya. Hindi kakalampag, ma'am. Apo. So sa ganito, ma'am, size 10 na 4 wheels at pangmalayo. Teka, bago ko itanong yung presyo, gano'n nga ba kalayo? Patunayan natin ang pwedeng marating niya. Ang pwede dito is 20 to 40. Hmm? 20 to 40 kilometers na rin to kasi nga 72 volts, 20 amperes na yung siya. Yung mga naunang binanggit natin or pinakita natin. 20 to 30? Hanggang 30 lang. Opo. Ito hanggang 40 kilometers. Hanggang 40, opo. Oh, diba? Basta, ang ano lang po is depende sa charge ng unit, bigat na nakasaka. Depende sa road condition. Opo, ganyan. Pero sulit na rin sa 40 sulit kilometers. Po. Saka size 10 ha, kasi po, yung mga unang pinakita natin na 4 wheels, yung 4009B, 8 inches ang gulong. Si Luda C1 Plus, naka 8 inches din. Si Kite, na E-Kite Depth, 21, yun, naka 8 inches din. Pero ito, yung pagiging size 10 net, pero ito ma'am, yung pagiging size 10 ng sukat ng gulong nito, yung braking system niya is disc brake din. Ayun, disc brake din pala yung ano nito, diba? Yung likod. Yun ang mga good news natin dito sa mga ganitong klaseng brand. At saka si YNG guys, isa sa kilala ng brand yan, quality at matibay
sulit bilhin yung ganyang four wheels. So, alamin na natin yung presyo, ma'am. Opo. Yung price niya is hindi na lalo yung sa mga unang nabanggit natin na overloaded yung mga previous niya. Magandang balita yan. Ito naman is 68,000 lang. Hmm? 68? Opo. 72 volts, 20 amperes, naka-rear, na-disc brake na siya. Mm-hmm. Ayan, 68,000 lang. Baka may bawas pa yan, ma'am. O, pwede rin. Pag napanood nyo kay Sir Carles, test 1,000 din. Same price na natin doon sa Luda C1 Plus. 67 na lang. 67 na lang. Alright, di ba? May mga kulay pa ba silang pagpipilian dito, ma'am? Ay, ito, last one na to. Uy, last kasi, one. Kasi ano, bali parating pa lang ang stocks natin by this month, October. Yon, nakita nyo naman kasi guys, yung pinakita natin at mga binanggit nating details dito, eh bakit naman talagang hindi mabibili? Opo. Eh ganyan ka-quality. Pero yung natirang kulay naman, ma'am, maganda. Para sa akin maganda. Oh, maganda talaga, color gray. Color gray. Pwede ko ring ma-recommend sa inyo to, yung kulay na yan. Napakaganda, sobrang neutral niya. Pwede kahit na anong gender ang gumamit, pwedeng-pwede yan. Napakasulit niya, no? Sulit at solid yung unit na yan. So, ano pa yung gusto mong i-flex sa amin dyan, ma'am? Sa mga ano naman, sa mga unit pala namin na kaya wala lang tayo nakabuo dito. Hindi pa mga nakabuo yung ibang unit sa likod, papakita namin sa inyo. Pero posted naman po yun sa page namin. Yan. So maganda kung bibisitahin yung Facebook page ng Scotts para makita nyo lahat ng kanilang mga available na unit. So dito, kaya katulad niya, si Abia E-Tri. Kaya, ibang yan, kulay. Maganda rin yan. Maganda rin yan. Tingnan nyo yung kulay, oh. The best din yung kulay na yan. Ito pa yung stocks natin so, sa likod. So ito guys, tingnan nyo, Sus Mario. So, ganito pala karami dito sa loob, ma'am, no? Ito yung mga sinabi ko kanina na electric scooter natin, si 115, 116, 117. Yan. Ang dami guys. So, dami talaga. Talagang literal na bodega. Tapos mga two wheels natin, si 103, mga ibang kulay, 114, Abia Beta. Kaya naman pala ganun mo na lang kababa ibigay sa amin ng mga presyo ng mga unit na naipakita natin dahil supplier pala talaga kayo no? At literal talagang bodega, ma'am. Opo. Ayan, sabihin ko lang din sa mga gusto na mag-reseller, mag-bulk order or wholesale, ayan, message na po kayo sa page namin or pwede niyo po akong kontakin. Ayan, welcome na welcome po kayo sa Scotts Bicycles Bodega po. Ma'am, teka. Di ba, ginamit yung service natin. So, hindi na natin mapapasyalan yung bodega nyo. Pero, gusto ko lang sabihin sa kanila dahil binanggit mo na rin naman sa akin kanina, ang pinakamurang two wheels e-bike na mabibili nila rito is 8,999. Yun, ang pinakamura ngayon dito. Di ba, ganyang kababa lang ang presyo? Sulit na talaga kayo rito kapag ka dito kayo bibili ng mga unit katulad ng mga ipinakita natin. Ma'am, sige, baka may ihahawol or gusto ka pang idagdag dyan. Opo. Sige po. Ayan, apakita lang natin sa kanila to. Ayan yung mga super 001C natin, may ibang color. Yung mga stock po, ma'am, no? May stocks natin. Ang dami, guys. Hanggang dun sa dulo yan. Talagang di sila mauubusan, ano? Mapa-wholesale, mapa-retail, talagang pwede. Ito yung mga color na ibang e-trike natin. Yan, may red, may color black, gray, ayan. Oh, see? So, sa mga susunod na pagbalik natin, ma'am, ano pa ba yung pwedeng abangan ng mga manonood natin dito, ma'am? Yun nga, hindi na kasi tayo makapunta doon sa kabilang bodega namin. Bali, meron na tayo doon mga, mga 4 to 6 seaters, 6 to 8 seaters, ayan, meron na tayo, makikita nyo na yon. Basta visit lang kayo sa page namin, posted po lahat yan dyan. Baka may gusto kang i-shoutout or batiin, ma'am, sige po. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber ni Sir Tyler. Yes, sino pa ma'am? Yung family mo. Sige po. Okay na yun. Okay na po yun. Medyo nahihiya si ma'am, ano, pero nakita niya naman yung pormahan pa lang. Talagang donyang-donya ang datingan. So, syempre, kami po ay nagpapasalamat din sa inyo sa walang sawang pagtitiwala at pagpayag na maipakita natin sa mga manonood natin kung ano yung meron at kung gano'ng kababa ang presyo ng bawat e-bike na available sa inyo. Kaya ma'am, maraming salamat po. More power and God bless po. Scotts Bike House Bodega. All right.